Alright! Sa magandang araw sa inyo lahat, mga ka-PJ! Ngayon ay pag-uusapan natin ulit yung tungkol pa rin sa pagsisimula ng LPG business. Ito, mga karagdagan concern sa ating LPG business. Yan. Bago natin simulan yan, na mag-intro muna tayo. Pasok muna intro! Woo! Hello! Kumusta? This is PJ at your service! Yan, now welcome back mga ka-PJ, you know? Marami pa rin kasi akong mga nare-receive na tanong. Tuloy-tuloy yan, halos araw-araw may mga nagtatanong tungkol sa paano magsimula ng LPG business. Katulad po nito, kay Ma'am Victoria Shane Choa. Ang kanyang tanong ay, hello po, ongoing po ang pag-asikaso ko sa papers for LPG business. Pero, yung papa ko ayaw pa mag-invest sa along the road na lugar since simula pa lang po. May tips po ba kayo kung paano makadiskarte? Maraming salamat po. So, subukan natin to. Sasagutin natin to sa abot ng ating mga kaya. Based on my experience, nagsimula rin po talaga ako sa hindi po along the road. Medyo naintindihan ko po yung father niya doon na para sa kanya, ayaw niya yung along the road. Kasi, unang-una, medyo may kataasan po yung mga renta ng mga pwesto sa along the road. Compare mo sa medyo looban ng kaunti. Kaya siguro nag-worry si father niyo na sa renta na napakamahal. Kasi po hindi pa naman proven na magkiklik yung inyong negosyo na napili. Kapag nagsisimula pa lang po kasi, katulad ng ibang negosyo, hindi po kaagad yan magbo-boom. Hindi po instant, kailangan pagdadaanan talaga niya yung hirap at sakripisyo. Kasamahan mo na rin ang malasakit. At meron na rin yung busy na kapag sa umpisa pa lang, meron kang pang-abono sa mga pangangailangan. Na halimbawa, sa loob ng isang buwan, baka pwede kasing hindi mo ma-hit kaagad yung mga expenses mo na makukuha doon sa yung napagbintahan ng iyong LPG, may pang ka, may pang abono. Kung malaki ka agad yung renta mo, kasi hindi mo na-hit ka agad yun, baka mas malaki yung abonuhin mo. Matatalo ka. Mas maganda rin kasi kapag nagsisimula lang tayo ng maliit lang, nakikita natin kung nag-grow ba yung ating business. At kung sakali naman na hindi tayo pinalad sa lugar na yun, maliit lang yung malulugi sa atin, hindi ganun kasakit. Tulad ng sinasabi ko, wala pong instant sa lahat ng negosyo. On the other hand, kung mahaba pong yung PC, kung marami kayong puhunan, ay wala pong problema. Kumuha na agad yan ng mas malaki or along the road para mas madali din po kayong makilala. Ito naman po yung advantage ng along the road kasi nakikita ka kaagad ng mga tao na ayan, mayroon palang bagong LPG store dito na malapit, kompleto. Kaya dapat po kapag along the road, kompletohin pa natin lahat ng laman. Lahat-lahat po, accessories, tangke, bagong burner, bagong lahat, mga hose, lahat ng accessories niyan, ilagay na po natin lahat yan para pag nakita ng tao, wow, gusto ko na nito bumili kasi kompleto. Hindi na ako pupunta pa sa Divisoria kung saan-saan man. One-stop shop ka na. Isang tip pa po, kapag ka nakapagsimula na tayo at medyo malaki, lalo na ngayon ang mamahalan ng mga renta, no? 20,000. Dublihin nyo na yung inyong kayod. Kasi unang-una, magpapasweldo na po kayo ng delivery boy. Magbabayad na kayo ng mga renta, tubig, ilaw. Ito yung mga additional na tips ko sa inyo. Kailangan nyo po talaga mag-market. Lalo, nag-uumpisa pa lang kayo. Araw-araw po, dapat nasa lansangan po tayo para mag-alok. Paano ba natin makukumbinsa yung mga customer na yan? Kasi halimbawa, mayroon dyan sa isang area nyo,
dalawa na kayo o tatlo. Siyempre, may mga kanya-kanyang suki na yan. So, ano nga ba ang strategy na gagawin natin para makumbinsi natin yung mga customer na yan na lumipat sa atin? Kailangan, mayroon po tayong strategy na gagawin. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Ang iba dyan, kanilang strategy para deliver, mayroong free dishwashing liquid para sa kanilang new customer. Yan, para si customer din, alam mo naman ng tayong mga Pinoy, kahit maliit lang yan, basta free, talagang na-appreciate yan ng ating mga kababayan. Yan ang isa sa mga strategy. Mayroon ba isang pangalawa? Yung iba dyan, mayroon silang card na kapag nakasampo na siya, either yung next na order niya ay 50% na lang yung babayaran. O yan. Kung sa super kala naman, magkano lang naman yung super kala, no? Free na yung pang sampo. Kaya mga ganong discount. Malit na ano, lahalaga lang, pasayatin ng customer na appreciate nila ito, malaki ang posibilidad na dilipat sila sa atin. Kumpara doon sa natin yung ginagawa. Kasi ang tayong mga Pinoy po, saan yung mura at saan yung may libre? Doon po yan. Pangatlo, dapat panatilihin po natin na malinis yung ating mga cylinder. Dapat makikinis siya. Para si customer, pag tinignan niya yung cylinder mo, wow! Wow! Kasi makikinis talaga, walang mga kalakalawang. Kasi yan ang ayaw ng customer. Yung ikaw ba, gusto mo ba yung di-deliver niya, mga makalawang? Ano na kung yung bahay mo, napakaganda. Tiles ito, dilikit pa yan sa tiles mo mga lawang pa yung sahig natin. Kaya dapat panatali natin ha, malinis. Isa pang tip ano, yung tama sa timbang. Siguraduhin natin na laging tama sa timbang. Huwag tayong umasa na pagkagaling ng planta, ay sa tingin natin, okay na yun. Diretso i-deliver na rin natin. Hindi po. Bago natin i-deliver sa ating customer, timbangin natin ulit ito. Pwede rin po kasing yung cylinder na habang naka-stack sa dyan sa store nyo, ay nagkaroon po ng maliit na singaw. Hindi po natin masasabing 100% wala pong singaw yan. Kaya nga po yung LPG store ay dinidesign po na dapat open space po yan. Huwag po natin kakalimutan, dapat open space. Kasi may posibilidad po na yung tangke, lalo na medyo lumo na, maaaring merong singaw na maliit. So halimbawa, isang linggo na na-stack siya dyan, napawasan na po yung timbang. Kaya nga sinasuggest ko, bago natin i-deliver sa ating suki, ay titimbangin muna natin ito sa ating tindahan bago i-deliver para sigurado na tama sa timbang. Hindi po ba? Yun po, isa yan. Dapat po natin panatilihin yan. Kasi minsan, akala natin tama yun sa timbang. Tapos nagreklamo si customer. Sasabihin ni customer, bakit ang bilis na naubos yung LPG na dineliver sa akin? Ano yung sasagot natin? Sasabihin natin, ma'am, tama po kami sa timbang. Kasi yun po ang galing po sa planta. Pero hindi po natin naisip na pwede palang may singaw. May maliit na singaw. Kahit sabi mong maliit lang yan. Yung tangke na yan na na-stack sa iyong tindahan, bawa dalawang linggo, isang linggo, malaki na rin po yun. Pwede nakabawas siya ng kalahating kilo sa tagal. Kaya dapat po pag nagtindahan na po tayo, mag-produce po tayo ng sarili nating timbang. Sa pang tip, dapat mag-o-offer po tayo ng free services. Ano po ba itong mga free services na ito? Unang-una, i-offer natin sa ating mga suki yung free delivery. Pangalawa, dapat mabilis. Mabilis po ma-deliver. Kasi yun ang gusto ng customer. Lalo na nagluluto sila. Lalo tagal yan. Lalo yung mga bahay-bahay na yan. Gusto nila pag tumawag sila, nandyan kayo agad-agad. Pangatlo po, advantage din po sa atin yan yung marunong po tayo maglinis ng kalan. Kunwari, mayroong reklamo si customer na mahina yung apoy, dapat kaya po natin solusyonan yan. Malamang, lilipat na siya sa'yo kasi marunong ka kaysa doon sa dati niyang kinukunan na puro deliver lang. Pero yung kala niya, isang taon ng napakahina ng apoy. Nung nasubukan ka,
One click lang. Nagulat siya. Wow, ang ganda na ng apoy. Lakas na ulit. Kaya maingaan nyo siya ngayon na lilipat niya siya sa'yo. Yahoo! Diba? Ganun lang yun. Kailangan mayroon tayong kunting style o strategy na gagawin. Dapat yan magawa natin yun. Kasi kapag puro lang tayo buhay, puro lang tayo kita yung iniisip natin, wala tayo doon. Kailangan kasamahan natin ng pagmamahal sa ating mga customer. Malasakit. Alam na itong mga gumagamit ng super kalan. Kasi yan lang. Opo, yung mga super kalan na yan. Yan yung madalas na humihina yung apoy. Madalas na nagbabara yung mga super kalan na yan. Ang maasa ko ito. Walang kakayahan yan na bumili ng burner, mga bagong burner. Kaya dapat alagaan natin yan. Kaya nating linisin yan. Kaya nating ayusin yan na bumalik sa dati yung apoy. Matutuwa siya sa iyo. Sabi na sa iyo, ay, sa iyo na nga kukuha ko yan. Kasi doon sa dati kong kinukuhanan, basta makapag-deliver lang. Ang sungit pa. Actually, dapat palagi po tayong pleasant sa ating mga customer. Dapat lagi naka-smile kahit nakakainis na. Pero dapat ipakita natin sa ating customer na concerned din tayo sa kanila. Di ba? Eh minsan kahit nakukulitan natin sa ating customer, paulit-ulit. Okay? Ito pa yung isang tip na isi-share ko sa inyo, no? Kapag po tayo nag-deliver, ano, dapat kuwasan po natin na tumanggap ng mga lumang sangke. Okay? Huwag po tayong manghihinayang. Pag nakita natin na may bumili at lumang-lumang yung tangke, manghihinayang tayo. Kasi sabik pa tayo sa customer, nangyari din sa akin yan. Sa kagustuhan mong makabenta, dahil siyempre, bago ka lang, pipilitin mong tanggapin kahit lumang-luma na. Hindi po natin sigurado yan na bumalik sa'yo yan. Pwede pong gusto lang nila magpalit ng tangke. Kasi nakita nila, bagong tindahan ka, tapos luma yung tangke nila, gusto lang magpalit. Pero bibili pa rin yan ulit dun sa dati nilang sukay. Maaari pong gano'n. Kaya, siyempre sa'yo, hindi, sa'yo din ako bibili ulit. Nako po. Huwag po kayo basta-basta ulit. Maniniwala sa gano'n. Si Axel, sa experience ko na yan, at sa dami ng mga nakakausap ko, gano'n po ang style. Pag luma, huwag nyo pang hinayangan yan. Kasi kayo pong kawawa. Wala kayong kikitain. Bakit? Pag sira yung bulb, obligado, papalitan nyo yan. Kapag nasa inyo na yan, yung tanke na yan, magkano po yung paribal? 350. Ayun ko lang sa iba kung magkano. Tapos halimbawa, bulok yung paa. Katulad nito, yung paa bulok. Yan, doon yan. Papalitan nyo po yan. 300. Diba? E magkano lang kinita nyo sa isang tanke na yun? 100? 150? Talo na po kaagad kayo doon. Kaya huwag nyo po tanggapin yung lumang-luma. Yan ang iwasan nyo. Okay, manghinayang. Kasi marami po dyan. Basta magsipag lang po kayo, magsaga, magtiis. Makakuha po kayo ng maraming customer. Nadadaan po yan sa sipag at saga. Samahan nyo lang ito ng dasal. Last ko pong tip ay tungkol po ito sa planta. Dapat po yung planta na pipili natin ay yung mas malapit sa area natin. Kasi once na magpapa-refill na po tayo, hindi po tayo pwedeng magtagal na mawawala sa ating tindahan dahil mayat pa yan, may nagpapadeliver. Lalo na, dapat alamin din natin yung oras ng buhos ng bilihan ng consumer. Umaga, kasi nagluluto po sila ng almusal. Tapos yung tanghalian, bago magtanghalian, magluluto yan, mga alas 10, alas 11, alas 12. Yan yung bilihan talaga, dapat hindi tayo nawawala dyan. Tapos yung hapon, sa gabi. Kaya nga po, dapat sa LPG, mahaba po yung ating oras. Pag kayo ay sanay sa pang-opisina ng oras, pang-office hours, hindi po kayo pupwede sa LPG. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po ang LPG, minsan alas 9 na po ng gabi, mayroon po nagpapadeliver. Mayroong alas 4 na madaling araw, nagpapadeliver. Pero depende pa rin naman po sa inyo kung anong oras nyo gusto magbukas at magsara. Kapo ako na tindahan na ganyan, maaga sila nagsasara. Ano ang negative side doon? Kapag maaga nagsasara at tanghali nagbubukas. Kunwari, kasi gusto mo office hours eh. So, magbubukas ka ng 7 hanggang 6. May nagluluto ka po kasi ng mas maaga or ng late. Kaya ang mangyayari po doon, yung customer mo,
mababawasan yan. Kasi pag wala ka na, sarado ka na, o hindi ka pa nakapagbukas, eh kailangan na nila magluto, wala silang choice, kukuha yan sa iba. Kaya ang ginagawa dyan sa mga nakikita ko sa ibang mga dealer, ano? Kasi yung mga delivery boy, magre-reklamo sa oras yan kapag pinapapasok mo ng alas 4. Kapag pinauwi mo ng alas 9, magre-reklamo yan. So ang unang huling magmamalasakit sa ating negosyo ay tayo na may-ari. Kaya ang iba dyan, yung mga kakilala ko, alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa pwesto na sila. Pero yung kanilang delivery boy, wala pa. Sila na amo. Kasi sila yung magmamalasakit, manghihinayan sila. Nandoon na sila ngayon, nakaantabay, nakaabang. Kasi katulad na sinasabi ko, wala akong ibang magmamalasakit dyan, kundi ikaw lang. Sayang kasi yung customer na mawawala. So, magtitiis sila ngayon. Tapos 4, nasa pwesto na sila, nakaabang ngayon. Kasi meron at meron yung tatawag. Kasi hindi ka naman magre-reklamo sa oras mo eh. Pwedeng maya-maya, pwede ka naman magpahinga. Si delivery boy na, pagdating ng mga alas 7 na ng umaga. Tapos pagdating ng gabi, uwi na yung mga delivery boy mo. Depende na rin sa delivery boy mo yan. Kung meron silang malasakit sa'yo, sasamahan ka pa rin kahit gabi na, alas 8 na, nandiyan pa sila. Sa atin mo talaga, kung paano natin dalhin yung ating negosyo. Ang pinakadabis na open time talaga ng LPG store ay 6 a.m. hanggang 8 p.m. Yan. Yung kung masipag ka na amo, kahit mas maaga ka dyan. Nasa sayo na po yun. Yan din isa sa mga purpose, no? Kung bakit tayo nagdidikit-dikit sa mga bahay-bahay na yan. Isipin natin, ba't tayo magdidikit? Ba't hindi na lang natin i-direct ibigay sa mga ako pala sa humble, ano? Bakit nga ba tayo nagdidikit-dikit ating mga sticker sa mga bahay-bahay? Yun po yung sagot. Kaya po tayo nagdidikit-dikit ng mga sticker na yan. Kasi yung bahay na yan, kahit wala tayong assurance kung kailan siya bumili o kailan silang tumawag sa atin. Pero once na yung dinikitan natin na yan ay tumawag sa dati niyang suki at hindi nakapag-deliver dahil sarado pa, paghahanap na ngayon niya ng number, kanilang mga pintuan, at makikita niya doon yung sticker mo na nakadikit doon, magtitext na ngayon sa'yo. Di po ba? Napakagandang ano, diba? Idea. Wala siyang choice eh. So, kahit ano na lang doon na nakita niyang sticker, tatawag niya ngayon. Eh, ikaw open ka na, alas 4 ng daling araw. Sakul mo siya ngayon. Tapos, ang ganda pa ng servisyo mo, nakita niya, malinis, maayos, magalang. Sabi niya, sa'yo nakukuha. Yun! Di ba? Ganun lang yun. Ayan, Mama Victoria Shen Chua, no? Maraming salamat sa iyong tanong. Sana nasagot niyo yung katanungan. At nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman sa iyong LPG business. Good luck po sa iyong negosyo at sana wish ko mag-boom ito para everybody happy. Yun! Yan mga ka-PJ, sana meron kayong natutunan sa akin sa araw na ito. At magpapaalam na muna ako pat sa matala. Hayaan niyo po akong hilingin sa inyo na huwag niyo pong kalimutan i-like. Kasi po malaking bagay po sa amin yan. Sa mga nagbablog. At i-subscribe nyo na rin at i-click yung bell button para lagi kang updated sa lahat ng bisyo ko. Maraming salamat po. Kapidinyo is now signing off. Adios.